Yan daw pong kongresista ang namimigay ng ivermectin at itinitinda na rin ito sa mga social media kahit na hindi aprobado ng FDA ang paggamit nito. Paano ito tutugunan ng gobyerno? Well, actually mukhang sinagot na rin naman ni Sec. Harry. But the bottom line is siguro from an infectious disease standpoint po, dahil ako po ay isang eksperto sa infectious disease at sa tropical medicine rin po, actually ginagamit po talaga namin yung ivermectin sa mga bulate. Now, yung formulation po na para sa tao na ivermectin po, meron po tayo niyan dati dito, pero hindi na po rininew kasi nung Merck nung 2018. Yung Merck kasi yung gumagawa po nun. Kaya ngayon, yun nga po ang ginagawa ng FDA, sinusuri po nila yung mga oral formulations. Pero ang caution ko lang po, bilang isang tao na nakagamit na ng ivermectin sa aking mga pasyente na may bulate, yung dose po ng ivermectin para sa bulate is about 3 to 15 milligrams once lang po yan. Yung sinasabi po na gamitin para sa virus na wala naman talagang ebidensya sa ngayon, mataas po yung dose kasi they use 15 milligrams tapos repeated dosing po. Sa ganyang mataas na dose po, pwede pong magkaroon ng brain damage ang isang tao at pwedeng mamatay kung ma-overdose ng todo-todo. Assuming po, tama yung gamot na nakuha nila. Kaya importante po na maganda po talaga yung gagamitin na manufacturer kung sakali mang ipapasok ito. At kinakailangan po talaga yung mga pag-aaral alam po natin na the benefit is worth the risk, lalo na kung mataas yung mga dose na to. And finally, siguro po, i-warning ko lang po para meron namang fair warning yung mga tao. Ang ivermectin po, ginagamit pang purga. Kung gumamit po kayo ng ivermectin, baka magulat na lang kayo, may nagmimisto lang spaghetti po dun sa inyong inidoro. Baka lumalabas na po yung bulate sa puwit nyo, kaya medyo mag-ingat po tayo sa ivermectin. Pasintabi na lang po na alam ko may mga nagla-lunch po dyan, pero napaka-potent po na anti-worm medicine ng ivermectin. Baka bigla po maglabasan lahat ng bulate nyo.